Bago ka pa lang sa ating channel, make sure na click mo na ang thumbs up button, subscribe button, pati na rin ang notification bell button para mas ma-update ka sa ating mga susunod pang videos. And for today's video guys, ay isi-share ko lamang naman sa inyo yung aking mga paboritong lip products dito, yung mga lipsticks na usually ginagamit ko kapag ka trip ko sa araw na yun, halimbawang mag-lipstick. And this time, isi-share ko sa inyo guys yung aking top 6 MLBB or My Lips But Better na lip products na gustong-gusto kong ginagamit every time na nasa mood nga akong mag-lipstick. Sila ay locally available lang. Ayan, makikita nyo siya dito sa drugstore, ganyan, meron sa Watsons, kung saan man kayo magpunta. And madali lang silang hanapin sa online, meron na rin sila. At saka guys, alam nyo yung ilan dito talagang as in abot kaya, affordable na affordable. And kung meron man ako guys, i-share sa inyo na medyo may kamahalan or medyo pricey, okay lang yun guys, dahil itong anim na ipapakita kong lipstick sa inyo is sobrang sulit. Makakatulong rin siya sa inyo if ever naghahanap kayo ng mga ganitong klaseng lipstick. At saka guys, alam ko mapapansin nyo dito, halos yung mga shade selection ng mga ipapakita ko ay halos magkakamukha lang sila, pare-pareho ng mga shade, ganyan. Kasi ganito yung mga tipo ng shades na talagang sinusuot ko lang, dahil ako yung tipo ng tao na hindi ako mahilig sa mga dark lipstick. More on ano ko, mga pinkish nude lipsticks, ganyan. Kaya alam ko magugustuhan nyo rin yung mga ipapakita ko sa inyo. Kaya naman, huwag na natin itong patagalin. Uumpisahan ko na guys dito sa aking first lip product or first My Lips But Better na lippy. Ayan, itong from Says Lady. Ito siya, yan yung kulay niya. Sobrang simple lang guys ng kanyang packaging. White lang. Says Lady nakasulat dito. Tapos yung shade niya lang dito sa ilalim. And I'm in the shade number 12. So ayan, sobrang murang halaga ko lang siyang nakuha. And ito yung itsura guys ng kanyang shade. Ayan. Ayan o. Sobrang ganda ng pagka-pink. Parang balance siya ng pink at saka nude. Ayan, combination siya. Perfect combination siya ng pink at saka nude. In terms sa kanyang amoy, alam niyo yung amoy ng ano, kasi ako nung bata ako, pakalamera ako sa mga makeup ng nanay ko, ng mami ko. Ganun yung amoy niya. Alam mo yung lipstick na amoy tita? Ganun. Ang lakas makatita. Ganun na ganun yung nag-flashback sa isip ko nung naamoy ko siya ulit. Yung lipstick ng nanay mo yon, ganun. And pakita ko guys sa inyo siya kapag isinwatch na natin siya. Ayan. Ayan, ganyan guys yung pagka-pink niya. Alam niyo yung hindi siya pink na pink, hindi rin siya nude na nude. Nasa gitna siya ng pink at saka nude. Kasi guys, ganoon talaga yung mga shade na hilig kong isuot. So yan, sobrang ganda ng kulay niya guys, oh. And ayan guys, kita nyo naman na siya ay matte. Pero hindi siya yung, alam nyo yung matte na mahirap tanggalin. Hindi naman siya ganun guys. Yun nga lang yung downside nito para sa akin. Syempre, kapag ka ganitong klaseng lipstick guys, huwag kayong mag-expect na siya ay long lasting, dahil kapag ito kumain kayo, yun, alam nyo na matatanggal, especially yung mga nandito sa loob na part. And ganito siya kapag ka nilagay na natin sa ating lips. Sobrang ganda. Tsaka, is maganda pa to guys, kapag ka binlend nyo siya, gamit ang inyong fingers kasi mas natural yung finish niya. Ayan, kapag ka ganito, ganito nyo siya. Tinan nyo kung gaano siya nag-complement sa aking skin tone, na hindi naman ako kaputian, hindi naman ako masyadong morena. Siguro nasa gitna ako. Sobrang ganda niyang mag-complement nga sa aking kulay. Yan, sobrang lakas niya lang makabata. Yun yung na-feel ko nung in-apply ko siya sa akin ngayon. Yun na nga, para sa akin, sobrang sulit nito kasi affordable siya. At saka ang pinaka-best part nito para sa akin guys, ayan, nararamdaman ko na siya ngayon. Pagka nag-set na siya, yun yung maganda sa kanya. As in, halos wala akong maramdaman na meron akong lip product sa aking labi. Sobrang lightweight niya lang, sobrang gaan niya sa pakiramdam. At saka yun nga, pagka nag-set na siya, sobrang ganda ng finish niya sa aking lips. At saka yung isa pa guys na nagustuhan ko dito, hindi siya drying sa aking labi. Oh,
And guys, para naman sa aking sunod na lip product, ito ay galing sa isang love na love kong brand, local brand, which is yung Juju Cosmetics. Ayan siya guys. And ito yung kanilang powder matte stain in the shade Leia. Alam ko palagi nyo na itong nakikita guys sa aking mga videos na aking ginagamit. Dahil itong product na to guys ay produkto ng small business, yun nga, yung Juju Cosmetics. Yung shade niya as in pang Maybelline levels. Akala mo talaga guys naka Maybelline product ka kapag suot-suot mo itong product ng Juju Cosmetics. Pakita ko siya sa inyo, iswatch natin. Isa pa na gustuhan ko dito, sobrang bango niya. Ang ganda ng kanyang pagka-brown. Ito naman guys, para siyang reddish brown yon. Yun yung pinakamalapit na kulay guys na pwede kong i-describe sa kanya. Ayan, reddish brown siya. Tapos, sobrang bilis lang din ito guys mag-set, which I love. And kapag ka nag-set siya, super matte din talaga siya. And yung pagkamat niya guys, hindi siya sobrang nakaka-dry sa pakiramdam, sa labi, alam niyo yun. Kasi ayoko ng mga ganun na lip product. At isa yun sa mga ayoko kaya minsan tamad talaga akong mag-lipstick. Drying siya sa aking labi, ayoko ng mga ganun guys. Pagka alam mo yung gusto mong mag-nude lipstick pero parang gusto mo ng extra drama ganun sa iyong look, yun yung pinaka the best na definition na masasabi ko para dito sa lip product na to. Super duper ganda niya kapag in-apply mo na siya sa labi. Sobrang lightweight niya. Ang gaan niya lang sa pakiramdam. Sobrang ganda guys ng shade na sinend nila sa akin at parang nagko-complement siya talaga sa personality ko. At alam na ito yung mga shade na sinusuot ko. At syempre guys, makakalimutin ko ba naman, ito ay sobrang affordable lang. Dahil nga siya ay galing sa small business, kaya isupport natin sila. Dahil guys, tinan nyo naman, hindi ako nagbibiro pagdating sa kanilang product. Lightweight, affordable, madaling i-blend, mabango, maganda. Hindi ko na alam kung ano pang gusto kong sasabihin sa kanya. Basta, isa siya sa aking mga paboritong lip product. Para sa aking next lip product na i-share sa inyo guys ay itong Maybelline New York Sensational Liquid Matte. Ayan, ito siya. Ang sabi nung ito'y binili ko, maaalala ko doon sa kanyang packaging, sabi ito daw ay parang matte liquid lip tint, parang ganun kung hindi ako nagkakamali. Pero para sa akin, hindi siya lip tint. As in, parang lipstick siya para sa akin kasi yung performance niya. Ang shade ko dito is Get Undressed. Ayan. Ganito lang talaga yung mga sinusuot ko dahil ako ay medyo takot mag-dark lipstick. Parang hindi kasi sa akin bagay. Sobrang bango pa niya. Parang ano siya, parang caramel. Ganun ang amoy niya. Ito kanina parang pinkish nude, tapos naging reddish brown. Tapos itong pangatlo, parang pinag-combine na yung pinkish, yung ma-pink-pink kanina at saka yung parang reddish brown. Yun yung naging product nitong pangatlong lip product ko. Pagka sinabi nating product or lip product ng Maybelline, talagang alam natin na long-lasting siya. Napatunayan ko na yun guys. Isang beses, ginamit ko to. Tapos pagkatapos, nagsamgyupsal kami. Or itong lip product na to, nandun pa rin sa labi ko. As in, merong natanggal, pero sobrang minimal lang, di masyadong halata. And kung gusto mo ng, alam mo yung event na pupuntahan mo na ayaw mo nung apply ka ng apply ng lip product pagkatapos mong kumain, isa to sa mga maire-recommend ko sa inyo dahil long-lasting siya para sa akin. Pag magli-lipstick ako at gusto nyo yung natural finish lang, gumamit kayo ng fingers pagka siya i-blend nyo. Mas nakaka-natural siyang tingnan, promise. Tapos, saka nyo gamitan ng inyong fingertips. Ramdam na ramdam ko habang ina-apply ko siya yung tackiness niya. Parang nag-set na siya kaagad, tapos medyo lumagkit na siya kaagad. Kasi mabilis siyang mag-set. As in, pag nag-set ito guys, matte talaga. As in, matte kung matte. Tapos guys, ang isa ko pang napansin sa kanya, pagka nilagay mo na siya sa labi mo, unang lapat niya sa labi mo, dark siya. Pero kapag ka siya ina-blend out mo na, tapos nag-set na siya sa labi mo, yung kulay niya or yung shade niya medyo naglalighten. Kaya isa yun sa mga gustong-gusto ko. Kasi nga hindi nga ako mahilig guys sa dark shade. Paulit-ulit ko sasabihin sa inyo. Ayan, tingnan nyo, napakaganda niya nung nag-set na sa aking labi. Nagko-complement din siya guys sa aking skin tone. Ayan. Parang lahat na ipapakita ko sa inyo, bagay sa may fair skin, bagay sila guys sa kahit saan. Kaya hindi kayo mahirapang pumili if ever meron kayong mga magugustuhan na lip product or lip shade dito sa mga papakita ko sa inyo.
alam nyo kung may mga pupuntahan kayong event, tapos gusto nyo parang sophisticated yung look nyo, ganyan, ito, perfect na perfect. Sobrang pinalinis niyang tingnan yung buong look nyo. Ayan, tas bagay pa siya sa akin ko. Para sa akin, next lip product, guys, ito yung sa buong buhay ko, parang pinakamahal na lipstick na meron ako. Ito, guys, yung lipstick from MAC. At alam nyo ba, hindi pa ako ang bumili ito. Sa sobrang kuripot ko, hindi ako bibili ng ganitong kamahal na lipstick. Hindi ko na alam kung magkano to, pero kasi ito ay bili o regalo sa akin ng aking jowa. Ayan, ito yung kauna-unahan ko, guys, na MAC, sa sobrang kuripot ko nga. Dahil iniisip ko meron naman mga substitute dyan na, alam nyo yun, mas mura, mas affordable. And kung kayo po ay nagtitipid, hindi ko siya maire-recommend sa inyo. Dahil itong tatlong products na nauna, guys, ang laking tipid niya talaga kumpara mo dito sa product or sa lip product ng MAC. Pero guys, kung alam mo naman na deserve mo yung ganitong ka-pricey na lip product or na lipstick, reward mo sa sarili mo, bakit hindi? Diba? Kung paminsan-minsan lang naman, edi go, bilhin mo. Pero kung nagtitipid ka kagaya ko palagi, all the time, go ka na dun sa mga nauna kong products, tsaka sa mga susunod na products na ipapakita ko pa. And alam nyo na yung shade na aking napili. Ayan, ganyan na naman. Sobrang gandang nude shade. At alam niyo, sa sobrang ayaw ko pa siya maubos. Paborito ko siya, pero alam niyo, sobrang konti ko lang siyang i-apply kasi nga tinitipid ko siya. And guys, yung shade na to ay in the shade Persistence. Ayan. Nung naalala ko, nung sinuot ko to dati sa internship, ang daming nagtanong, guys, kung anong shade or kung anong lip product yung gamit-gamit ko noon. Ayan. Ayan siya, guys. O, halos magkakamukha. Hindi ko alam kung may difference o may pagkakaiba sila sa inyong paningin. Pero yan kasi talaga yung mga sinusuot ko. At ang napansin ko dito, guys, sa MAC na to, kumpara dito sa tatlo, siya yung medyo may pinaka-shimmer. Yan, siya yung parang may kintab. Ganun. Itong tatlo, tinan nyo naman, matte na matte siya. Ito, meron siyang kintab, guys. Ganda. Yun lang masasabi ko. Ang ganda. Ang ganda ang bango. Yung amoy niya parang matamis, ganyan. Ang ganda-ganda pa. Sa lahat ng in-apply ko, guys, ito yung pakiramdam ko talaga na, alam mo yung hindi siya matte na matte. Parang matagal siya mag-set yun, ganun. Matagal siyang mag-matte. Ramdam ko pa rin yung dulas niya. Hindi ko pa rin maramdaman na siya ay matte na matte. Halos kakulay na siya ng aking labi, which I like. Yun yung talagang gusto ko sa kanya. Parang natural lang. Ayan, nararamdaman ko nagsaset na siya. Parang wala kang lipstick na nilagay. Yun yung lipstick na gustong-gusto ko pala. Ayan. Magtatagal naman siya. Yun nga lang, guys, yung price niya. Pero alam mo yun, kahit medyo pricey siya, magtatagal siya sa'yo kasi konting application lang is sobrang pigmented na niya. Ayan. Para naman, guys, sa aking panglimang product na isa-share sa inyo. Ito naman, guys, ay from L'Oreal Paris. Ayan, from L'Oreal naman itong lipstick na to. And this is in the shade... ito, 147, I believe. Yan. Ito, isa sa gustong-gusto ko dahil una sa lahat, lightweight siya. Laging yun ang mga maririnig nyo, guys. Lightweight, ganyan. Pero kasi, guys, talaga, sobrang gaan ito sa labi. Parang wala ka talagang lip product na in-apply. Tapos, ito yung parang pinaka, kung hindi ako nagkakamali, parang pinaka-light shade sa kanila. Parang ito ay nag-o-orange, ganun. Nag-o-orange na nag-nude, yun. Yung ganun yung description ko sa kanya. And ito nga pala, guys, ay galing sa isang special din na tao. Galing sa aking pinsan, Christmas gift niya sa akin. Shoutout sa'yo, Kuya Miles. Yan. Ito yung kanyang shade, oh. Diga, ang ganda, oh. Ito nga yung parang ma-orange sa kanilang lahat. Yan, oh, parang orange na nude. Sobrang ganda. Tapos kahit anong patong mo, tingnan yun, napakaganda pa rin niya. Oh, hindi nagbabago. And yung applicator niya, guys, ay ganito. Yan, ganyan. Tapos ang bango rin niya. Dag pa akong konti, guys, kasi ito yung pinaka-light nga na kulay.
niyo kung gano'n siya kaganda. Kahit siya ay medyo orangey, gano'n. Ganda pa rin niya. Sobrang ganda pa rin niya. Sobrang bango pa. Ayan guys, isa pa tong sobrang nakakabatang tingnan kasi nga dahil sa kanya na rin shade siguro. Tapos ang linis-linis niyang tingnan sa akin kapag ka siya ay gamit-gamit ko. Pwede na siyang gamitin din sa events, ganyan. Or sa everyday, for everyday. Pwede rin siya dahil nga lightweight lang siya tsaka hindi masyadong matingkad or dark yung kulay niya. Obvious naman na matte ang kanyang finish kagaya ng mga naunang lip product. And dahil nga guys, ganito na yung shade niya kapag ka kumain ka. Parang halos hindi mo mahahalata na may nabawas na lipstick sa iyong labi. Kasi yun, close na rin siya halos sa iyong lips. And hindi siya masyadong halata kapag ka nababawasan or nababawas sa iyong lips. At para guys, sa last lip product na maishishare ko sa inyo, kaya ito guys yung hinuli ko. Ito yung from Maybelline New York na matte ink nila. Ayan, alam ko, alam na alam nyo to. Kaya ito guys, yung pinanghuli ko kasi ito talaga yung napaka-tindi. Talagang long-lasting to guys, kung sa long-lasting lang din naman ang pag-uusapan. Kaya ito yung pinang-last ko dahil medyo mahirap siyang tanggalin. At ang shade ko dito nga pala guys ay number 70 Amazonian. Ayan, yun ang shade ko sa kanya. So, isa to sa laging tinatanong, uy, anong lipstick mo? Anong gamit mong lipstick? Yan. Ito guys, sobrang bango din niya. Tanda-tanda ako, sobrang bango nito. Ganda. Halos kakulay din siya nito, guys, oh. Sobrang ganda nito, guys, lalo na pag nasa labi. Ganda, oh, yung mga shades. Lahat na lang ata ng pinakita ko sa inyo. Ang ganda, ang ganda. Kasi ang ganda naman talaga. Kita niya yung tackiness, yun. Ganun siya kamat. And guys, itong lipstick na to, usually ang ginagamit ko kapag ka ako ay may mga, alam mo yun, lafangan talaga na alam mo yun na hindi mo na kailangan mag-reapply na mag-reapply na mag-reapply ng lipstick kasi kahit parang nakailang kain ako, nandoon pa rin yung lip product sa aking labi. Yan, sobrang ganda. Talagang ito yung favorite na favorite ko. Sa lahat ng pinakita ko sa inyo, ito talaga, as in, ang ultimate favorite kong lip product or lipstick. Dahil nga siya ay sobrang long-lasting, sobrang matte, tipid, and para sa akin, sulit siya. Sulit na sulit siya. Ginagamit ko to noon nung napasok ako kasama nito. Yan, itong dalawang to. Perfect na perfect for everyday use, ganyan. Guys, ang ating video para sa araw na ito, yun lang naman, shinare ko lamang sa inyo yung aking mga paboritong lipstick. And ayan, usapang lipstick naman tayo ngayon dahil palagi na lang tayo nagme-makeup tutorial. Ngayon, shinare ko naman sa inyo yung aking mga lip products na gustong-gustong sinusuot kapag ka, yun nga, pagka nasa mood ako mag-lipstick. And sana nagustuhan nyo guys yung lahat ng pinakita ko sa inyo. I-comment nyo guys sa baba kung alin dito yung inyong favorite shade, kung alin yung favorite lip product ninyo sa lahat-lahat ng aking pinakita. Maraming salamat po sa inyong panonood. And I hope nakatulong sa inyo itong video na to kung naghahanap kayo ng maganda at perfect na lip product na locally available and affordable naman, except na lang dito sa isa. Ayan, sana nagustuhan nyo itong aking video para sa araw na ito. Huwag nyong kalimutan guys, i-like ang video na to. Share nyo sa inyong mga friends para malaman at makita nila yung mga lip products na usually ginagamit ko. And huwag na huwag nyo rin guys kakalimutang mag-subscribe. Maraming salamat guys sa panonood and I'll see you on my next videos. Bye!